Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your jardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your jardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya at syempre mga kapitbahay. Today we're going to have another interesting plant. Of course, we could have it also as an indoor plants that is worth keeping sa ating loob ng ating bahay. Siyempre, hindi lang sa loob, pati sa labas ng ating bahay. But we have to maintain and see ano pa yung mga kailangan nating alamin regarding with our plants. So this plant is called the Philodendron Birkin. So as you can see, this particular plant is really nice, luscious type of plant. And the most interesting part of this plant is that yung kanyang characteristic, okay? So, this particular plant, as you can see, have a very nice stripe coloration nung kanyang white at saka yung green. So, there's an alternate coloration of white and green dun sa kanyang area nung kanyang dahon. But, as you can see this one, dun sa ibang mga dahon niya, which is actually medyo yung mga nasa baba, which is actually much older dun sa mga nasa taas, is actually green color na siya. So the reason behind that is nagbabago kasi yung kanyang color as it grow older, okay, or as the leaves grow older. So the new leaves usually maintains yung tinatawag nating green color, green alternate or green stripes, green and white stripes. Pagbata pa yung ating mga dahon ng ating Philodendron Birkin. And of course, habang siya'y tumatanda na, as the leaves grow older, that particular old leaves becomes dark green in color. Okay? So that's a really nice and very interesting behavior of this particular plant. If I'm not mistaken, this is actually one of the characteristics of being a chimeric type o yung pwedeng magbago yung kanyang pinaka sistema o yung pinaka dahon ng ating Philodendron. Okay, as you can see, this particular plant, although meron siyang magandang stripe colorations ng white and green at shiny yung kanyang color ng kanyang dahon, it seems to be napakahirap niyang i-maintain, but actually it's not. So generally, a Philodendron is the most easiest type of plants na pwede nating i-keep o itago sa ating loob ng bahay. At syempre, alagaan even sa labas ng ating bahay. Because these are the plants na medyo matibay talaga sa mga conditions. Pero, there are some things that we have to look into to maintain yung ating mga plants. And that is what we're going to talk about here in this particular blog. Paano ba natin i-maintain ang ganitong klase ng halaman katulad ng ating Philodendron Birkin? So, first thing first, we have to talk about how we water the plant. Okay? Or how we water the Philodendron Birkin. Now, although this particular Philodendron Birkin is water-loving, so gustong-gusto niya talaga ng tubig actually. But the behavior or the natural environment kasi ng isang Philodendron ay nakikita siya doon sa mga understory ng ating mga malalaking puno. So the understory of those trees are actually marami siyang Philodendron type, okay? And so kung ganun nangyayari, definitely our Philodendron Birkin can survive in that particular condition. So in terms of the watering, wala siyang original talaga o hindi talaga halos nakakapit sa lupa or nag-grow sa soil. Okay? So what are we going to look into is in relation to that, hindi rin siya kailangan ng ano, or hindi siya masyadong natutubigan or yung watering stage niya. So as you can see, watering in Philodendron okay sa kanya, pero basta importante sa ating Philodendron, hindi nagkakaroon siya ng o hindi nabababad sa ugat niya yung water na ating idinidilig. Okay, so we could water this plant, especially today na summer, so pwede natin i-water siya halos every day basta walang water na nag-stay doon sa kanyang pinaka-soil. Okay? And there are things that we have to consider, syempre, pag wina-water natin ang plants. And there are some conditions na pwede nating tingnan regarding with this one. Okay, so in relation to that, let's talk about the soil medium, okay? Or the soil of this particular type of
philodendron. Okay. So, as you can see, the soil medium, or actually the medium that we are using here, is not actually the actual soil. What we are using here is a mixture of, we could use here yung mga coquoir natin, and also some of those tinatawag natin mga perlite soil or perlite sand, kumbaga. Yung iba gumagamit sila ng pumice rocks, pero in this case kasi, that particular or either or, pwede naman gamitin yung perlite or yung ating pumice rocks. Kasi it will increase primarily the draining quality ng ating soil. So, importante kasi sa ating soil medium is madali siyang ma-drain and medyo nag-absorb siya or nag-retain siya ng moisture doon sa ating soil medium. And that is a very important thing about keeping this particular plant in right condition. So, mataas yung moisture content ng soil medium, pero hindi siya nag-retain ng too much amount of water. Because one thing for sure, pag nagkaroon ng clogging ng ating pinaka-water, the tendency of that is magkakaroon tayo ng tinatawag nating root rotting. Okay. So, usually, sa ibang mga bansa, they are buying some sphagnum moss. Pero sa Pilipinas kasi, we could recreate those soil medium by using yung tinatawag nating mga coquoir. But take note also na pag gumamit tayo kasi ng coquoir, medyo mataas ang kanilang acidity level. So siguro we have to treat it muna. Treat it muna ng konti. So paano ba ang treatment ng tinatawag nating coquoir? So we have to make it siguro na stay muna natin ng konti sa labas and let the other mga conditions na yung mga chemicals na nandoon na mag-stay muna o ma-wash out muna doon sa ating sphagnum, sa ating coquoir. So sinasubject muna siya sa labas, sa init at saka sa ulan. Okay, kumbaga. And in that case, pwede natin siyang gamitin as part of our soil, as our medium for this particular plant. Okay? Yung iba gumagamit sila ng sphagnum pero treat pa rin nila para syempre matanggal yung mga pests, kumbaga, yung mga pumakain doon sa pinakamalalambot na part ng ating pinaka-stems. Kasi yung philodendron, as we all know, they are considered to be a soft, syempre yung kanyang pinaka-body ay quite soft at madali siyang kainin ng mga insekto. Okay, what else? In terms of the light, ayan, so very specific kasi ang ating philodendron birkin. Mayroon dalawang factor that we have to consider whenever we talk about the light source. Okay? So generally, ang philodendron, pag siya ay in terms of the light, since na understory yung ating philodendron, hindi niya kailangan masyado ng mataas na level ng light. Yung tamang-tama lang, kumbaga. So, kasi nga, sa ilalim ng mga leaves, mga dahon-dahon ng malalaking puno, doon siya nakatira. So, medyo dappled or konting light lamang or just enough light lamang ang kanyang nakukuha. So, we have to mimic the environment or the conditions of that particular yung ganung klase ng environment that it has to get a certain amount of light only. So, low light places, we have to place this plant in the low light places if we're going to keep this one inside our house. But definitely, kung insufficient yung light na nakukuha ng ating mga birkin, there are some indications na itong ating philodendron birkin will definitely undergo yung tinatawag nating etiolations o yung paghaba ng certain parts of our philodendron, tapos it will seek yung source ng ating light. So, yun, may mga ganong condition. So, we could tell kung nagkakaroon tayo ng etiolation or kulang yung light ng ating na-reset ng ating birkin because hahanapin nung ating philodendron yung sources na yon. Now, in terms of the light conditions naman, pag ito naman ay nilagay natin sa medyo matinding sikat ng araw, like today. So, this time kasi summer na, and the condition now is matindi talaga ang sikat ng araw. And that is one thing that we have to look into. Kailangan nating ma-prevent yun, syempre, na makapag-damage ng ating philodendron birkin. So,
the condition of that is nag itong philodendron Birkin natin, but once exposed to the direct sunlight, it will definitely get sunburned. Okay, so masusunog yung kanyang pinaka leaves, kumbaga. Aside from the part na nahanapin nung ating plants or ating Birkin yung sources ng lights, medyo mababawasan din yung stripe coloration nung ating yung stripe ng white and green ng ating philodendron Birkin pag ito ay nailagay doon sa medyo hindi nakakuha siya ng masyadong maraming light. The reason behind that is the Birkin has to concentrate muna yung kanyang sarili to get enough sunlight. So, paano yung magagawa yon? By adjusting yung kanyang chlorophyll. So, syempre, pag tamang-tama yung kanyang light conditions na nakukuha, magandang-maganda yung ating makukuhang color nung ating Birkin, nung ating philodendron Birkin. Makikita natin talaga na very nice yung kanyang dahon katulad nito. Okay? So, kung gusto natin ma-achieve yung ganitong klase ng light, ng ganitong klase ng dahon, we have to make sure na nakakuha siya ng enough sunlight or enough dappled light, kumbaga. Okay? So, yun yung mga bagay natin kailangan tingnan. In terms naman sa sa fertilizer, okay? So, these plants, madali siyang lumaki. Okay, madali siyang lumaki. Katulad ng ibang mga philodendron, this is a fast-growing house plant. Provided that we are able to meet everything or all the requirements that this plant needs. So, madali siyang lumaki. So, usually kasi, we have to help, syempre, yung ating plants. If it is a fast-growing type of plant, we have to supply or support yung kanyang needs para siya ay maging maganda yung kanyang growth, especially yung kanyang dahon. In that case, we have to supply some fertilizer. So, what I would recommend to you is to supply half of the strengths nung ating natawag na mga fertilizer. Yung tatlo, yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium, half lang yung ating i-apply. Or mas maganda kung yung natawag nating liquid fertilizer ang ating gamitin para dumami at maging maganda yung paglaki ng mga dahon ng ating philodendron Birkin. There are also some fertilizer that uses yung mga pang-foliage o yung pagpaparami ng dahon. And I think amino acids na galing sa mga fish, yung mga ganong klase ng if I'm not mistaken, parang yan yung mga galing sa isda, kumbaga. So yun, and then meron silang natawag na sugar, tawag yung molasses, hinahalo nila. So magandang practice din yun kasi it's organic and of course it really gives a very nice quality ng ating mga dahon. Okay, and then of course the growing, napakaganda rin yan. Okay, so I would recommend liquid fertilizer, ihahalo sa tubig. Para maging maganda yung growth. Since na ngayong summer, pwede natin siyang diligan ng diligan. So, I would say na that will be siguro mas maganda kung kasama na siya doon sa ating, isasama sa ating pagdidilig, kumbaga. Okay, next is in terms of the repotting. Now, as you can see this plant, although fast growing siya, pero we have to make sure that the philodendron Birkin can hold yung pinaka soil medium niya. So pag nakabuo na tayo ng isang bulk na roots, yung root bound natin na soil mix, yun, pwede na natin siyang i-transfer to a next bigger type of pot. Hindi tayo pwedeng maglagay kasi ng malaki agad na pot tapos doon natin lagay philodendron natin. No, it's a big no. Kasi once na malaki yung pot, malaki din yung amount ng soil medium na kailangan natin gawin, ilagay. And then, marami ding water ang kailangan nating ilagay or itilig doon sa ating soil medium. And in that case, mabababad sa water yung ating roots and it will cause root rotting. So, in that case, siguro we have to maintain a simple or maliit lamang na pot. So, as you can see here, so I think it's much obvious naman siguro, I am using this particular pot. And then, nilalagay ko lang siya dito sa white na to. So, if this one, or nagkaroon na siyang root bound doon sa ating pinaka-soil medium, the next pot na pwede natin gamitin ay ganitong kalaking pot. Okay? So, hindi gaano kalaki, hindi rin gaano kaliit. Compare with the other pots na pinanggalingan niya.
So in that case also, we are able to maintain na hindi siya magkaroon ng problema in terms of root rotting. Okay? And enough lamang yung kanyang moisture na nakukuha or na-absorb. Now, another thing that we have to look into is the humidity. Okay? So this plant loves humidity. Now, the one of the problem that we have today, since na tayo ay nasa summer, we have to turn on our air conditioning unit every time. So pag ito kasi tinatamaan ng aircon, yung hangin galing sa aircon, ang tendency kasi ito is bumababa yung humidity sa loob ng bahay natin, which actually that will cause now yung ating philodendron virgin na magkaroon ng effect doon sa kanyang dahon. So nagiging brownish in color siya, tapos nagki-crisp yung kanyang pinakadahon, and it's not a good thing or not a good indication na yung plant na yun ay maganda yung kanyang growth. So the most important thing here, if ganun na nangyayari, pwede natin siyang ilagay doon sa area kung saan ay madali yung hangin ay nagpa-pass through lamang. Okay? And of course, protected din siya against direct sunlight. So yun yung pwede natin gawin. If in case na kailangan natin siyang ilabas, kumbaga, we have to maintain siguro yung humidity. Another one is, pwede tayo maglagay ng mga ways on how we're going to increase the humidity by just having a basin, lagay natin ng bato, lagay natin ng tubig, tapos doon natin ipatong yung ating birkin. So in that case, yung surrounding ng ating birkin, may increase yung kanyang humidity. Okay? In terms of the toxic, of course, unfortunately, this plant, like any other philodendron, meron siya tinatawag nating calcium oxalate crystals or calcium oxalate crystals, which are highly toxic to pets and syempre to humans. So once this particular plant is ingested by pets or ng human, ng babies, so may tendency na siya ay malason or sila ay malason. So what I would recommend to you is ilayo natin sila dun sa ating mga bababang lugar kung saan pwede silang kainin or matikman or kung ano man or nung mga tao or mga pets natin. Okay? So there are things that we have to learn also about taking care of these plants. Usually ang mga nangyayari dito is pag nagye-yellow yung leaves. Sometimes pag nagye-yellow yung leaves, yung mga pag nag-yellow yung leaves ng mga lower part, yung mga old or yung mga adult na leaves, okay lang yon. Ibig sabihin, old age na yung dahon, nag-yellow na siya, matatanggal na talaga siya. It's a natural way. Pero pag ang nasa upper portion natin, katulad nito, ay nag-yellow, ibig sabihin nun ay overwater yung ating philodendron birkin. Okay? Now, another indication din, syempre, is that when the browning nung ating pinaka or nagba-brown yung ating pinaka dahon, one thing for sure is medyo mababa ang humidity ng ating environment. Okay, so we have to make sure na maintain natin yung mataas na humidity within our philodendron birkin. So yun yung mga conditions na kailangan nating tingnan. Okay, so guys, again guys, I bought this plant kasi compare with the last price nito, medyo mas mababa na siya ngayon. Kasi nung nakaraan, nung nakita ko yung philodendron birkin, medyo mataas ang price niya. Mga nasa price na lang nasa 1.5 parang ganun, 1,500. So now nung nakita ko siya and then I asked the price, so sabi nung seller nasa 5,000. Ano pa, nasa 500 pa lang, hindi pa 5,000. 500, okay? So it means to say medyo bumaba na yung ating pricing ng mga ganitong klase ng halaman. And for me, it is already a nice buy. Kasi bakit? Kasi I choose a plant na marami na siyang mga baby plants doon sa side. Okay? So once you are choosing a birkin, make sure na marami siyang maliliit na plantlets doon sa side para pwedeng na siyang itanim if you like. Okay? Pero kung gusto niyo siya na isang malaking plant or bulk ng plant, pwede niyo pa rin ganyan pa rin yung tsura niya. Pero if you want to separate, if you want to get another birkin, mag-propagate kayo, mas maganda pumili kayo nung ganitong klase ng halaman na medyo marami na siyang mga young plants. Okay? So just for a tip lang naman 'yon.
And of course, I think that's all, folks. You're watching Planting with Ep and Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel and visit our Ep page, si Marie Gracia Tanglihim ng Hardin. Okay? So please make some comments, suggestions, and share your experiences about sa pag-aalaga ng ganitong klase ng halaman. And see you again next time for another fruitful discussion. Goodbye and thank you!